we advise that the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Harry Tambuatco, and welcome to our program. Let's see, as we open this show, we will be talking about the clandestine operations of the left. So that would be in direct reference to what we call terrorism. But what do you and I know exactly about terrorism? To tell you the truth, terrorism has a lot of faces, and it does not necessarily just come from the rebel groups that come in from the mountains, that come down and oppress the people in the cities. It doesn't work necessarily this way. The role, the activity, and the threat of terrorism is upon us. It is everywhere. It can come, yes, from the bandits that live up in the mountains. It can also come from the military. It can also come directly from government. In economic terrorism, it can come from other countries where their interests come in and they start bearing down on us. Terrorism comes even in your children's schools. In America, it's a big deal. They call it bullying. Now they're looking at legislating against bullies. Terrorism can also come on behalf of the population. As we go to a 7 billion population around the world, the food is now going to be under pressure because people have to be fed on a daily basis. Agriculture, climate change, the environment, anything and everything, depending on how you look at it, becomes a terror or a terroristic act. It's called interest. Interests that prevail over one person towards another, towards civil society, towards community. What exactly do we know about it? Well, sit back and find out and join our discussions. Now, this show will be on youtube.com/GNN Talk to Harry in a couple of days, but there will be a replay at 11 o'clock the same night and another one in the morning at 8 to 9 o'clock. So stay with us, and as we go along, at this point I'd like to introduce our co-host, who's going to introduce our guests, and we have a full house, so stay here, you're going to enjoy this. John? John Teope, Dr. John Teope. Okay, great day everybody. Alam niyo po mga kaibigan, I'd like to add more to what Harry has mentioned pertaining to terrorism. Terrorism is what? Two words, terror and ism. Ism means system, terror means violent movement. Sa Pilipino po, ang terorismo ay isang bailentong pakikibakaw, paggalaw, paggulo-gulo sa ating bayan. You know, as Harry mentioned, there are so many forms of terrorism, and within this day, within this episode, we would learn a lot from our guests. You know, mga kaibigan, we really invited people who are really have experiences pertaining to this term, left. What is a left? Usually, palagi pong pinag-uusapan, ano ang kaliwa, ano ang kanan na sinasabi natin. Sila po ay mga taong nanggaling din sa kaliwa. At mamaya, maikwento nila kung ano yung kanilang mga experiences. And pertaining to the word clandestine sa ating mga nanonood dyan, si Ordinaryong Manang Elsa at si Manong Norio, clandestine po ay isang palihim o pagtatago na operasyon na sinasabi natin. So siguro, we'll start introducing our guests. Maybe yung babae muna ang ating introduce, ang ladies first. Our first guest is the National President of the Peace Advocacy for community empowerment or peace or concerns and environment empowerment, and she's somebody who's really have experiences and have a lot of things to tell us pertaining to the left and the clandestine operation. So our first guest is Miss Agnes Reano, and the second guest is also ganun din. He also came from the left, and the term guardians is very common to us, and maybe it's familiar to you because you naging guest na rin siya sa ating programa on the previous episodes, and pertaining to
aspects on how the left also is to be discussed, he has the wisdom. Sino po bang makakapagsabi ng mga malilinaw na karanasan sa kaliwa, kundi yung mga taong nanggaling sa kaliwa. So let me introduce to you Mr. Tito A. Porras, the National President of the New Guardians Incorporated. Hari. Hi. Alam mo, natutuwa lang ako when I was listening to your intro, John. Alam mo, nakakatuwa because the left, during GMA's time, is now the right. The right, yeah. Yung right, hindi naman nagiging left, nagsisenter. Yeah. But then again, when interests are prevailing, one becomes center going to the left and or to the right. Ang tawag dyan, interest groups, di ba po? Agnes, your summary on the current events that happen and where we are right now, tingin mo sa mga clandestine operations. Tama ba yun? O sa second part na yun? Ito na yun, clandestine operations of the left. So siguro matanong muna natin si Miss Agnes kasi nanggaling siya dun sa ano eh sa grupo ng ano experiences muna sa paano ka nag-umpisa? I was a student then at Ateneo de Naga University. Yeah. I was recruited by the Alliance of Students Against Tuition Fee Increase o yung sa Tagalog Alyansa ng mga Estudyante Contra Tuition Fee Increase which became later on the League of Filipino Student. Nag-mutate. From a student leader I became an NPA. I joined the movement in 1983, November 30, 1983, and then I went back to the fold to government in 1993 sa camp na Carlonson na Lucena. Marami kong experiences sa bundok, which yan yung isa sa mga advocacy namin sa People's Advocacy for Change and Empowerment, na maibahagi ito sa mga estudyante, kasi I was a student before. So, yun po, naglilibot ako sa iba't ibang school and iba't ibang community. I also lectured sa mga students, sa mga sundalo, para matutuhan nila kung paano makiangkop sa masa. Quickly on Agnes. What drove you from student activism? Tama nga naman yung against tuition fees. May tamang interest yan eh. And then it became a student activist group that was being a rebel to almost anything and everything. What drove you? Frustration? Because your concerns were not being addressed by the government, the school. What drove you to the mountains and onto the NPA? You want an honest answer, sir? Yes. Well, you know, unless it's all about Pinoy, you know. No. But seriously, more or less, just a very broad. It's not all about cause. Not all about frustrations. None of the above. Anger. Ano lang? Yabang ng katawan. Really, ha? Imagine, sir, I was only 14 years old. Ako na po yung isa sa mga nagsasalita. Itutungtong ka sa ibabaw ng jeep. Bibigyan ka ng megaphone. At trip lang, bale? Trip lang. Kasi, imagine, habang nagsasalita ka dyan, habang sumisigaw ka ng imperialist mo, ibagsak, ibagsak si Marcos, mga ganun po. Nakatutok sa iyo yung camera ng TV, so that's ego bloating. Alam mo, Hari, ito naman magandang dilingit sa inyo kalaman na let's go to... Gusto ko lang maging honest. Sige, let's go to another point. Si Tito, iba naman ang istorya nito. Yeah, when I met Tito, do you know, this is very similar. Nanggaling to sa seminaryo eh. Yeah, I know. He told me his story and how they recruited people when he was in also. And he saw how the protracted people's war and how... How even Congressman June explained to me how dandang ina-assimilate ka. Gagalitin ka. Sige, magalit ka sa gobyerno. Pag galit-galit ka na, alika, tito ka. They slowly take you. Tito, comments on that? Well, alam mo, Agnes, sa topic natin, terorismo. Sa intro pa lang, terrorize na ko sa English eh. Ikaw pa! Ang nagaling mo mag-English. Ang pinag-uusapan natin ito, paano? Well, ako, gagay ni Agnes, biktima din ako ng mali na pananaw sapagkat noong college days natin, idealistic tayo sa usapin ng pagbabago. Sabi nga, galing tayo sa isang mahirap na pamilya, and we want to change. Nung pumasok ako sa St. Alfonso Seminary, that's Congregatio Sistema Redemptori sa Cebu, doon nag-umpisa. Sa postulance work namin, ang community work, exposed kami sa mga squatters area, at nung panahon na yun, ang North Cebu Reclamation Area, kahit may tao sa taas ng bahay, binubuldos. No, madaming mga issues. So from there, nagatungan tayo, naging member tayo ng Student Christian Movement, naging membro tayo ng mga social action based organization ng simbahan, doon na nag-umpisa. No? So, sa loob ng seminaryo. And to be honest, Hari, I was recruited to become a candidate member ng Communist Party sa loob ng St. Alfonso Seminary. Can you believe that? Can you imagine?
And this is how they continue to recruit today. Even today. I met a college a law student in Ateneo, and she comes from the province, and she was explaining to me how people in the province, what they do is when the children, because syempre, mga magulang, they want, bibigyan mo the best education kung anong kaya mo. Yes. Diba? So, patadal sa nila, kung saan may ige, magbo-boarding yan, mag-aaral yung bata, she wants, he or she wants to please their parents. Hirap sila sa Maynila, nakikita nila kung ano-ano. Siyempre, ibang lifestyle dito eh. And then, while that process is going on, other influences come in and start talking, and they eat you out until you are mutating into something you don't realize what you are. And hopefully one day, like you, like Tito, woke up and say, hey, mali ata ito. It's okay kung nabukasi ako ito in my life. But it's not. Go ahead, correct me if I'm wrong. You know, I like to look at yung trip na context ni Agnes eh. I've read some literatures on how the KM recruit people during those days. Mayroong isa sabi, nag-umpisa daw sa chess club. Na kung saan doon sa chess club, habang nag-uusap, they're now discussing the what is happening in the society, yung bulok ng lipunan. At after tapos mag-usap-usap kung kung saan nangyari sa lipunan, mag-ayaan ng outing. Pag-ayaan sa outing, ipopront yung mga magagandang babae. Clandestine tayo, di ba? Mm-hmm. Ipopront, ipapain yung magagandang babae. Paglalahay ka, uy, sino pupunta sa outing? Maganda may mga babae sa NPA. Baka ako sumali dyan, ha? they would not know. Pinain sa kanila yung magandang babae. Pagdating nila sa lugar, immersion na pala. Rights, indoctrination. Tama ba, Agnes? Tama po yun. Kasi sa amin po, particularly during my time, I don't know, during Tito's time. Sa amin, lalo na po nung recruiter na ako, ang ginagamit ko, kasi technique na natutuhan ko yun eh. Pag babae ang re-recruit ko, alam kong may leadership potential yun. Ang iaharap ko talaga dyan yung kadre naming lalaking. May tsura, matangkad, matalino, can talk and everything. Pagka lalaki naman, ang iaharap namin dyan babae. Katunayan sa unit namin sa Bicol, we were the first unit, nag-pilot testing sila kung makakabuo kami ng isang platoon na puro babae. And I was the first leader, the platoon leader of the first unit ng female platoon sa Bicol. So, actually, ang recruiter ko isang chemical engineering student ng University of Nueva Caceres, natangkad siyang lalaki. Akadim, ha? Akadim, yeah. Akadim. Actually, parang nag-worship ako kasi magaling siya, can talk. No, because you're a teacher. You're an academe also, that's why. Yeah. So if you're academe and you're intelligent, you're educated, syempre, you're not going to listen to an idiot. Mm. You're going to go for somebody who's at your level, if not higher. Yes, sir. That's true. Una niyan, pababasa. Actually, yung sa akin po, yung ako yung ginagawa ko, ano yung hilig ng bata? Tinitingnan, I will find out. Ano ba yung hilig ng bata? Hilig niya magbasa? O i-feed mo siya ng i-feed na marami. I was feed by books. Kasi yun yung hilig ko, magbasa. So, una-una, yung mga pamaliit-liit muna. Unang natatandaan kong binigay sa akin, pinahiran sa akin, yung kay Machiavelli, The Prince. So, paliit. Tapos, nagandaan ako. Pero every time after mo siyang tatapusin mabasa, by part chapter. O, saan ka ng chapter? So, you find it very interesting kasi intellectual ang dating eh. Naiinganyo. Tapos, ang ginagawa pa namin sa loob ng school, nagtatayo kami ng, halimbawa, math club, English club, chuba-chuba club. You discuss issues. Tapos po, halimbawa, first year ka ngayon, mahina ka sa math, we will invite you or somebody from our group will help you with your assignment sa math. So, you join our group. Habang nagtuturo kami yan, tinifeed na namin yan. Simple lang, tinuturoan namin ang assignment, pero nagdadahan-dahan na ako. Yan na yung batayang orientasyong pangkabataan. So, you are the weaknesses, ah, para madras mo. Very subtle talaga yung pagtuturo. Ikaw, Tito, ganun ba attitude sa'yo? Well, basically, ganun lahat, no? Anong pinagaganda sa amin? Kasi, St. Alfonso Seminary, siyempre, exclusive for boys. Boys. Bawal ang pangit pag exclusive. Pero meron bang meron namang girl pala sa loob ng seminaryo eh. Katabi namin St. Teresa's College. You showed it to me when we were in Cebu. Dormitoryo namin, kabila lang dormitoryo ng St. Teresa's College. Ang isang seminarista na mahina ang puso at damdamin sa magaganda. Ano magagawa ko ang kasama sa rally ay Teresiana? Ikaw nga. Well, alam mo. Let's not talk about me. Let's not talk about you. No, but
Sige. Gano'n kayo katagal dun sa ano, sa Kilusan? Siguro kay Kuya Tito, gano'n katagal bago ka umalis? Well, ako... So, kaya ano yung mga aktibidades na nagawa niyo dun sa... Ako, loob? Inabot ako ng halos 7 na taon sa Kilusan, no? Naging bahagi ako ng Regional Propaganda Education Committee, ng Panay Island Regional Party Committee. At the same time, naging bahagi rin tayo ng White Area Operations. Sa White Area Operation, ito haring tinatawag namin na United Front Building, wherein kayo nakikipag-usap sa mga pwede maging kaalyado na mga sektor, no? Sa Revolutionary Kilusan kasi, may sinasabi, gaya yung sinasabi ni Sancho, know your enemy and know yourself, no? So, ibig sabihin, nakilalanin mo kung sino yung pwedeng ma-neutralize, sinong mahatak pumunta sa revolusyon, at sinong dapat na idiklara ang kaaway na talaga. Do you get points when you recruit additional people into the cause? Point system. Diba parang multi-level? The communist, communist organization is not a multi-level na ganon, no? Kundi yung punto dito is, habang maraming nare-recruit, maraming mga organo ng partido ang mabubuo. Mamaya, pag-usapan natin, nagsisinyas ng break, eh. Pag-usapan natin, paano yan sa bawat sector? Ako naman, I stayed in the movement for 10 years. I was only in first year when I was recruited. Nanumpa ako November 30, 1983, alas 5 ng hapon, sa Barangay Consocep, sa Ocampo, Camarines Sur, sa likod ng kumbento ng mga madreng monga. And from there, 1983, from a naive high college student, yun, naging... I changed from a naive student to a brutal killer. Kasi sa bundok, ano eh, digmaan yung revolusyon. Hindi naman pwedeng pag binaril ka, sabihin mo doon sa sundalo, sige, barilin mo pa ako. Pag binaril ka, sasagot ako. Papatay ka. Isa rin po ako. Ako po yung nag-lead. Isa sa mga leader ng nagpasabog ng tulay ng Tara si Pocot Camarines Sur in September 1987. Yung test mission ko is yung land mining ng dalawang M35 truck sa Barangay Castilla, Sorsogon, 17 soldiers, 3 civilians, 15 died, 2 wounded, 3 civilians killed. Tapos, marami kaming ginawang pag-atake sa mga municipal police stations. Most of those times, nung mga panahon na yon, 83 to 89 to 90, madalas ako yung nagliligay. Eh, Ate Agnes, maraming gustong kumatay sa'yo. Yun. Sa kabila, siguro. So, kung makita mo, hari ang flow, no? Dito kay Agnes, experience ni Agnes, from student leader hanggang naging sa academia siya, sa simbahan, iba naman. Sa loob ng simbahan, lahat tayo religious eh. So, prayers, etc. Finifeed ka ng liberation theology. Inaangkop na yung mga sitwasyon katulad dito ay may katugma. Yan sa Biblia na ang solusyon ay ang revolusyon. No, gaya rin sinabi, ang simbahan ito ay tinayo sa tatlong araw, sisirain, parang something like that. No? So, naging radical na ang pananaw. Kaya niyan, squatters area, seminarista ka na nakahabito pa, ipasok ka sa squatters area, papuntahin ka sa mga klase, mga bagay, na mga hotels, hindi ka makakapasok. So, ang comparison ng mahirap at mayaman, sabi nila, pare-pareho tayong anak ni Kristo ng Diyos, bakit ganito? Binubuldos squatter ka sa sariling bayan. So, doon ang radicalization namin. Ganon kasino ang tinatawag na clandestine operation ito ng mga komunista. Okay, ladies and gentlemen, as hot and as intense and passionate the show is getting, it'll just get worse. But before we go on, a quick message that was passed on to me by Sister Mary John Manansan. The AMRSP strongly condemns the killing of Father Faustino Tentorio. This is dated today of the PIME. He is an advocate of intellectual property rights and the environment protection. We urge, he says, the government to investigate and punish the perpetrators. This was also sent to me much earlier this morning by Tito Porras and the different groups. Ladies and gentlemen, as it turns out, it is not necessarily just frustration that is not addressed, or poverty, because our two guests are obviously not impoverished, being educated, being from the academe, even from the seminary. So, it's not necessarily true that only the poor become the rebel rousers. No, the intellectuals are just as prey. It chooses nobody, it chooses everybody. Now, exactly how far that goes, terrorism today, to what extent is it? Is it around us? Is it beside you? Is it right in front of you? Is it in your house? Is one of your kids or your family, are they part of this movement?
well, I'd like to call it death, because the end equation is always somebody getting terrorized to what we call death. Stay with us, we'll be right back. On the first part of our discussion, we heard from our guests about their experiences, yung kanila pong mga naranasan doon sa kaliwa. Ngayon po ay wala na sila sa kaliwa, kundi they're now fighters for democracy and peace in our country. As mentioned, the word peace incorporated advocates for peace in this country. Siguro, sa susunod na parte ng ating programa, pag-usapan naman natin siguro kung how could we now counter these clandestine operations. Pero bagong lahat, may nag-text din sa akin, Harry. Tinatanong kung fraternal twins daw ang ating guest. You know, sabi nga natin. So, going to that is that we would now looking at solutions. Ito na po yung clandestine operations. How the left deceive the students, the workers, the professionals. So, we should be aware right now of these clandestine operations, because if not, we might be a victim and you, watching right now, could be recruited and might be a member of these so-called terrorist groups. Siguro, tanongin natin sila, Harry, anong masabi mo? If, yes, it does exist, and you have both confirmed the clandestine operations of the left to continue to justify, if not generate more followers towards the NPA and the rebels. This is still ongoing, correct? We can confirm this. Yes. Okay. Let's look at today's policy. It's 2011. We've got a very popular president, Pinoy. We've got the military, supposedly. The whole world's against terrorists. Yes. Diba? I mean, where exactly is the NPA today? Is it there? Is it in front of us? Is it within us? Within us. That bad? Yes, that bad. Because in the ambit of social and political issues, ito kasi yung dry fagot eh. Okay. As long as the issue-based kami. Issue-based. Okay. As long as there are issues, meron ito. Meron ito. Mm. Meron itong grupo. I didn't realize the NPA is still issue-based. I thought they were just rebels. You know, not necessarily. You mean may ano pa sila, may theories pa yan? Alam mo, Harry. Hanggang ngayon, may theory pa rin yan? Alam mo, Harry. Communism doesn't work. Look at Russia. They starved. Diba? Ang sabi kasi natin dito, Harry, this is not a military problem, but a political problem. Yes. Habang ang issue, the infrastructure wherein makabreed ang insurgency ng Maoist terrorism, nandiyan yan. Tingnan nyo. As we are talking here of tuwid na landas, Pinoy, mataga malakan niya, pakinggan nyo to. Habang nagsasalita tayo ng tuwid na landas at against corruption, ano ang nangyayari sa field? Take for example yung tulay na yan dyan sa Oriental Mindoro. Yes. Itinatag noong 2004, 100 milyon ang ginastos. Hanggang sa mga oras na to, hindi pa tapos. Ang dulo ng tulay, bangka ang ginagamit para lamang makatuwid sa ilong. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Tingnan nyo, DPWH. Now, we are talking here of against corruption, against poverty. Pero nandyan ang gutom. Bakit? Sapagkat CPP, NP, NDF mismo ang nag-complicate ng gutom. Take for example, the attack at the mining company in Surigao. Ang pedring at kill
ay merong poco mas o menos 7 billion na damages. Ang walong oras na pag-atake ng CPP-NPA sa Surigao, tatlong minahan, 3 billion ang damage on the ground. Pero anong impact nito sa economy? Kaagad-agad maraming mga investor ang aalis sa Pilipinas. Marami ang nagpaplano na pumasok sa Pilipinas ang hindi na matuloy. May isang kolumnista sa TV, may isang TV personality na may na-interview sa Europe. Would you mind, sabi niya, would you mind to invest in the Philippines? Ang sagot, can I not be kidnapped? Yun ang impact sa economy natin. So sabi niyo, may theory pa ba sila? Mayroon, extortion. Yun ang theory na gumagabay ngayon sa CPP-NPA. Tito, is it the fault of national government or local government that is corrupted along the way? You remember, we have a new president who's trying hard. I met this man, this our president, and I think honestly he wants to. Whether he is competent enough and the people around him competent enough or strong enough to actually address the issues is one story. It's one part of the chapter. But there is also local government. In those two instances that you put out, in Tulay at Minahan, is it the fault of local government or is it also the breakdown of the national government in not addressing that issue and then you've got the local rebels coming in and sabotaging, so to speak? No local government, kaya, not necessarily. Ako on my part, personal opinion, both ways. Both ways. Both ways. Breakdown in the national government, breakdown in the local government. So may responsibility government. Rin? Yes. Ano yan yes. Eh? Dalawa po yan eh. Kasi hindi naman po pwedeng puro Pinoy. Ilang bilyon ang Pilipino? Teka muna, sandali. Correct. Yun ang point ko eh. Whoever sits there, I don't care. Basta ang punto ko lang ho dito, katulad ng sinabi ni Kuya Tito, peace and order is not the sole responsibility of the AFP and the PNP. Kung lahat tayo nagmamahal sa bayang ito, responsibilidad mo to. Gusto mong matulog ng matahimik, then do your share. Gusto mong mawala ang armado sa lugar mo, do your share. But Agnes, ikaw naman, the Filipinos, do they love the flag and the country? They love Wawawi! Diba? Come on, get rich quick. Let's watch and line up. There was that show the other day, 2 days, 48 hours. Before the show, people were lining up. Yeah. I don't see them running to Luneta and raising the Philippine flag. Yeah. Do they love the Philippines? Do they love the Republic? We are even out to ruin our language. You know, Harry, as Agnes mentioned about your question on the NPA, Kuya Tito always mentioned about the legal struggle and the political armed struggle. So, in terms of the clandestine operations, can you please, kayo yung nanggaling sa kaliwa, kung paano sila kumikilos on the legal way. So, as you mentioned, Agnes, how do they act right now legally? Well, more on infiltrating the government. Use democracy to destroy democracy. Join the government to destroy the government. Yan ang diktum ni Vladimir Lenin. So ngayon, base sa experience at base sa nakikita ko, they have 8 clandestine operations. Number one, is embedding their own in the strategic positions. Pangalawa, so Congress, they're in Congress. Congress, okay. We already see them. We agree. Yeah, confirm. Yeah. The communists are in Congress. Okay. Not only in Congress. Executive, meron ba? Meron sa executive. Executive? Yes. Meron sa inside. It's not Aquino, is it? Not him. Meron sa executive. Meron sa mga strategic positions. Meron yan sa mga state universities and colleges. That's dangerous. All sectors. That's actually yung binabanggit nyo pong terrorism. Judiciary. Yes. They have. Kasi it becomes a political crime, even murder, ha? Huh? Yeah. Kasi nga po, we allowed, yun, sinabi ni Tito kanina, everything started when we declare, we repealed Republic Act 1700, pinakawalan si Satur, pinakawalan si Joma, pinakawalan lahat. Dineclare mo ngayon, wala nang 1700. Mm. Okay, some of the law, yung amendment, some of the provision of anti-subversion law, obsolete na talaga yun. They have to amend that. Jamswell to yung murder nila, political... That's the point. sige, yung pagpatay dun sa paring binanggit ninyo, they condemn it in the strongest term. How about us? Kami mga rebel returnee, gusto nung naming magbago? Correct. We just want to become a part of civil society. A peaceful change. Yes. Ayaw na, nabuhay na po... Both of us ni Kuya Tito, nabuhay na kami ng marahas. Marahas ang mundo namin, madugo. Hindi biro, hindi picnic sa bundok. Revolusyon yun. Pag hindi ka marunong umawak ng baril doon, mamatay ka doon. So, I mean, na-experience na namin ito. And
na-realize namin, teka muna, hindi pala revolusyon ang solusyon sa fundamental na problemang sosyal at political ng bayan. It's not that. It's not that. We have to educate our people. Ito yung nakakatakot eh, Kuya Tito. Ayun. Nabanggit mo, kung yung opinion ni Kuya Tito, nasa loob na ng pamahalaan. So what is now the direction kung nasa loob na, Kuya Tito? Well, siguro, mamaya, pag-usapan natin yung punto na yan. No? Ako gusto ko balikan hari yung punto na nawala na ba ang pagka-nationalismo ng Pilipino? Mm. Ang pagka-patriotic natin, nawala na ba? Mm. Alam mo, simula nung nakalatag ng maayos ang organisasyon ng CPPNPA, nasira na ang tunay na kulturang Pilipino. Nawala na ang advokasya natin para sa pangangalaga sa interes ng bansa. Bakit? Sapagkat nawala na nga pati yung relasyon ng nanay sa tatay, ng tatay sa anak. Ang tinuturo dito ng CPPNPA, walang pamilya, walang kamag-anak, walang kaibigan, lahat revolusyonaryo. Think of Father Balwin. Sino nagpatay kay Balwin? Si Juvencio. Si Juvencio. Saan si Juvencio? Pinalaya ngayon. Kasi consultant daw. Kapatid mismo ni Balwin. So where's murder? Ngayon, wala na. Ang pagpatay na sinasabi natin, to the highest point, dapat kundinahin. Ang pagpatay sa pari na yan, sa may Cotabato, dapat kundinahin. Pero hari, tanungin kita, sino nagkundina nung pinatay si Igoy Daklitan sa harap ng Katbalugan Municipal Hall? Wasak ang ulo, kumalat ang utak sa simento. Leader yun ng anad. May sister Mary Jane Manansanan ba na nagtanong? Wala. Nung pinatay si Eddie Swede, si Reano Arconis ng Bombo Radyo Irilo, kayo, sister Manansanan, TFD kayo noon, kayo din na sister Margot, kinundin na ba ninyo? Nung pinatay si Quintanar, kinundin na ba ninyo? Narinig ko ba na kinundin na ninyo ang pagsunog ng 3 billion worth na gamit doon sa minahan sa Surigao? Tahimik kayo, Sister Manansanan eh. Bakit? Sapagkat kakulay ninyo. Just like Teddy Casino, just like Colmenares, just like Saturo Campo. Ako, emotional ako on this level. Sapagkat kagaya sa Iloilo, LFS Iloilo, Anak Bayan Iloilo, UP Visayas, nagalit pa sila sa militar na tinatawag daw sila ng mga front organization ng CPPNPA. Itarantado pala kayo eh. Ha? Nung sinunog ang dalawang taxi ng transport cooperative sa Capiz, may LFS ba, may Anak Bayan ba na nagkundina? Bakit sinunog ang dalawang taxi? Hindi bumayad ng revolutionary taxation. Oh, Ronald Llamas, magaling ka lang ata, bumitbit ng AK-47 sa sasakyan mo. These are the problems! Ha? Ito ang problema. Eh, ang kongreso natin, mayroong 282 congressman. Unfortunately, ilang kaluluwa lamang dyan ang migbayag na lumaban sa CPPNPA. Congressman Alcover and Congressman Batawel. Ang iba, ano kayo? You see, ganun katindi ang pagkasira ng pagka-Pilipino natin. Kaya yun ang problema. Ang tanong mo, paano natin ito marisolba? Let's start from ourselves. Let's educate our people. Pag hindi natin ma-educate ang taong bayan, parang tayo mga patay na lukan sa usaping ito. Actually, Harry, nakita ko yung isang point ni Kuya Tito eh. Two only are fighting the left in Congress. It just concludes that most politicians are now dancing with the left. Tama ba, Agnes? Mayroon silang unholy alliance. They have this... they need these people, they need the puwersa, they need the manpower, the logistic of the NPA. Even during my time, actually, dito nagsimula ang biyakan eh. Yung ba ito, Agnes, the clandestine there is this. Sasabihin nung kaliwa, pagdating sa election, pag kami kinundi na ninyo, malaki ang grupo namin, hindi namin kayo iboboto. Aside from that, hindi pa sila pwedeng pumasok sa mga di umano ay kontroladong area ng mga NPA. May PTC. Kasi magbabayad, ganbawa, ikaw, Kuya Hari, tatakbo ka mayor. So lahat, sa isang bayan na yan, apat ang tatakbong mayor, apat kayo, sisingilin namin kayo ng PTC. Wala naman. May PTC, permit to campaign. Wala kami, permit to campaign fee. Lahat ng move namin, ano yan, win-win solution. Di kami po pwedeng gumawa ng hindi win-win solution. So lahat kayo magbabayad kayo, lahat kayo sisingilin namin ng PTC.
So, meron na rin permit to win fee, yung PTW. PTW. Maraming racket sa loob. Meron na rin permit to post posters. Well, in fact, meron ng 1.6 billion si Joe Masison years ago sa Europe. Yes. In our book, Atrocities and Lies, na-explain namin yan doon. Isa pang problema natin dito, gobyerno. So, Tito, ano nangyayari? What you're saying is, hindi nakikinig ang national government and the interested powers or influences that are in media. Hindi, sabi nga niya, Harry, sabi nilang dalawa, the government is now in being infiltrated by the left. Hindi naman ho, sana hindi nakikinig. Nakikinig. In fairness to some other leaders, nakikinig naman sila. But the point here is, the left were able to infiltrate the political mainstream. Mm. So, nung pinasok ito ng 1987, the purpose here is talagang magpalawak, base expansion. Saan? Sa Kongreso. In 1993, nakapagpasa ng 3 landmark laws yung mga left na congressman sa Kongreso. Ito yung nagbukas ng lahat ng political work na ito. And they were able to infiltrate everything way back when they win the election in 2001. Dito nagsimula. Actually, sinasabi ko ito madala. Nung manalo ang kaliwang mga party list group sa Kongreso in 2001, they were able to lay down the basic requisite for the strategic stalemate o estratehikong pagkakapatan. Walang makinig sa amin. Hindi ko alam. I'm not saying, hindi naman sila bobo. The fact na nandiyan dyan sila, leader sila, congressman sila, di ba, Kuya Tito. Ang nakakadismaya, hindi mo kasi mababasa yung sinasabi namin sa isa. This is not academics. This is experience. We're talking about our lives before. Sinasabi na nga namin, oy, ganito, the build-up of the National United Front Commission, ang purpose niyan, clandestine operations, political works, aapektuhan yung paggagawa sa legislative body, kasi we're talking about laws, politically ito, legally. Ito, nabanggit mo yung operations, about clandestine financing? Kasi pag naging congressman ka, may pidap ka eh. Yes. Ibang usapin ito, kan, Agnes, kasi politika na 'yon eh. Punto na 'yon ng corruption sa loob ng Kongreso. The armed groups. Okay, pag-usapan natin 'yan mamaya, no? Pero ang punto dito is this. Nasa loob na sila. No, paano sila kumilos sa loob? Let's take for example the peace talk. Kami, we are for peace. Para tayo sa kapayapaan para magunda ng bansang ito. Pero take for example the peace talk. Ayun ko kung anong utak meron ng OPAP, under Diles, under Alex Zapadilla. Ayon sa UN reports and documents, maging successful lamang ang isang peace talk if there is a DDR. Disarmament, demobilization, and reintegration. Pero pumayag ang panel natin na magipag-uusap sa mga komunista na armado. Now, if you are a member of the panel, tingnan mo ang kalaban bilang kalaban. Pero ang tanong ngayon, meron ba kayo sa peace panel namin ng government of the Philippines listahan ng lahat ng atrocities? Wala. Parang ang labas ngayon, parang spokesman pa kayo, parang kaibigan pa niyo ang mga tinamaan ng magaling ng mga terorista na ito eh. Even with the fact ng statement ni Alex Padilla na it's high time daw to work hand in hand with the NDF. Ano ka, Padilla? Spokesman ng NDF? Yun ang problema. Now, question sa clandestine sa armas. Marami, financing eh. Una, sa International Solidarity Work kaagad, ISW, mga organisasyon na sympathetic sa Revolutionary Organization ng CPP-NPA, nagbibigay ito ng armas, ng pera. Ang mga politiko, nagbimaintain para sila maka-exist sa area, nagbibigay ito sa armado. Revolutionary taxation, in Southern Luzon alone, in Calabarzon, Southern Tagalog area, magkano'ng iniipon nila dyan? 6 million plus? 6 million plus. Oh, kita mo? Nung 2010, nasa 10 million something. Yeah. 10.8, 10.9. How about this legal front, party list? Nagbibigay pa rin yan. Kapidap? Oo. Which means the government funds for armed struggle? Hindi ko nakikita, hindi namin nakikita, wala kaming ebidensya. Pero, alam mo yun, we're talking about experience eh. Nung una nung panahon namin na ginagamit namin sa rally, sakong pinagtagpi-tagpi, bintura. Ngayon, tarpaulin na, social na. Jeep lang ang sinasakyan namin, nakikisakay lang kami sa mga vegetable dealer, fish dealer, para kami makarating dito sa Maynila from Naga. Ngayon, hindi na, coaster na sinasakyan. I mean, where did they get the money? Well,
you know, ladies and gentlemen. Sabutin yun. In the second half, I have been terrorized. I am being terrorized because of the realities that the terrorism and the role of the extreme left is not no longer in the hills. They have civilized themselves and they have, how do you say, educated themselves and improved their tactics and, worst of all, succeeded. They terrorize us from around us, from within us. In fact, they have become part of civil society, if not the legislative, the judiciary, and the executive. Kawawa naman ang ating militar. Isa pa yan. We're going to have to end the show. We're at the top of the hour. But before we do, a little more passion. We'll start with Agnes Reano. Your message to our viewers, Agnes. Ang mensahe ko lang sa mga kapwa ko, mga rebelde na nasa bundok pa, panahon na para isalong ang armas. Hindi solusyon ang revolusyon sa fundamental na problemang sosyal at politikal ng bayan. 10 taon akong nasa bundok, ako mismo napatunayan kung hindi solusyon ang M16. Ang solusyon natin, lagi ko itong sinasabi because I am a teacher, it is edukasyon yan. Edukasyon, let's educate our people. Kaya nga namin inaagaw ang mga estudyante sa paaralan para manatiling mangmang ang bayang ito. Dahil ang mangmang ay madaling lukohin. Kaya namin inaagaw ang mga manggagawa sa pabrika, pinapagwelga namin para matuluyang malugi ang pabrika. Pag nalugi yan, magsasara, mawawalan si pag nagsara, wala ng trabaho, wala ng sweldo, magugutom, ang taong gutom, madaling galitin. So, sana ho ang pagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan para tayo magkaroon ng kaunlaran. Huwag lang natin ipasa kay Pinoy. Huwag lang natin ipasa sa mga tao sa Malacanang. Huwag lang natin ipasa sa mayor mo, sa governor mo, sa barangay mo. No, lahat tayo ay responsibilidad natin ito. Iisa lang po ang Pilipinas, mahalin natin to. Thank you, Agnes. You know, I love the passion of Tito Porras, but when he does this and he loses his temper on TV because he has to do it, it is not just his advocacy, but it's his heart. Tito, your message to our viewers. Siguro, panahon na ito na ang mga taong gobyerno natin ay matuto. Matuto, bumili nga kayo ng salamin at tingnan nyo anong nagawa nyo sa bayan. Huwag nyo i-control ang pag-expose ng mga terorista na ito. May isang general dyan na tinatalian ang kamay ng mga operative sa field sapagkat hindi daw dapat tawagin ng mga terorista itong mga front organizations na ito. Abay, general, ano ka? Wala kang bayad? Anyway, salamat po. John, Dr. John. Alam niyo po, nakaka-init ng ating diskusyon ngayong araw na to. At siguro, one thing we learn right now is that it is very alarming. Dapat magising na yung mga kababayan natin. You might not know. Sabi ko nga, marami sa mga kabataan, mga manggagawa, mga profesional ang nalilin lang ng mga grupong ito. As mentioned, clandestine, patago. Nagtatago sila sa isang ideolohiya na kung minsan akala natin na napakaganda, yung pala ay nilinin lang ating kaisipan para pumasok sa isang armadong pakikibaga at panggugulo sa ating bayan at upang i-terrorize ang ating bayan. Siguro po sa bawat Pilipino ay maging mapagmatsyag. As always mentioned by Harry, be a critical thinker. Mag-isip po tayo, alamin po natin ang lahat, maging aware po tayo sa nangyayari sa ating lipunan. And best of all is that people should be aware of what is happening within the society. Three terms, be aware. The next thing, pag alam na, aware na tayo, the next thing that we need to do is be concerned. Alam po natin, maging concerned po tayo sa nangyayari, sa terorismo nangyayari. And the last thing that we need to do is be involved. Labanan po natin ang terorismo. Kasi pag hindi po natin nilabanan ang terorismo, nakakatakot po. As mentioned, nandyan na sila, malapit na, at sila'y lumalago na. So with that, Harry, at ang mga kaibigan natin, magandang araw sa inyo. Well, what else can I say with an exit message like that? Thank you very much, lady and gentlemen. Alam mo, what else can I say? What do you say with something like this? Except the fact I already said it that I am terrorized and everybody else should be, di ba? Now, the idea is, what do we do next? You're just sitting there looking at me. So just continue to sit there. You tell me what you think you should do. I've already said it, but be careful. You are what you watch, you're what you listen to, and you are what you read. Maraming salamat po. My name is Harry Tambuatco. Thank you very much, Agnes. Sure.
You are what you watch.